umaga po, alas 6 na naman po na umaga. Lahat po tayo ay kanya-kanyang kilos upang gampanan ang ating mga tungkulin sa araw na ito. Pero bago ang lahat, let's put God first. God first this morning. Hawak ko po ang Bible. Ayan po. Ayan ang Bible. Ang mga sinasabi po natin ang aral dito ay mula sa Bible. Dalangin ko po na lahat tayo ay magkaroon ng mabuting kaisipan sa banal na kasulatan. Na huwag tayong lumayo sa banal na kasulatan. At sa umaga ito, ang anak ng Diyos na parito para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, sa ikabubuti natin. God first. Manalangin muna tayo. Panginoon, pagpalain mo po ang maiksing meditation ngayong umaga upang sa aming paggalaw sa pagtupad ng aming tungkulin, ng aming trabaho ngayong umaga at sa buong maghapon, ay kasama ka namin. Ingatan mo po kami at proteksyonan mo po kami laban sa coronavirus at sa anumang uring sakit o salot, at ilayo mo rin po sa sakuna o aksidente sa aming mga lalakarin ngayong umaga. Ikaw ang aming Diyos, ngayon ito magpakalaman sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayroon sinabi sa Biblia, Luke 19:10, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." May sinabi rin sa banal na kasulatan, sabi ng Panginoon, "I came not to be ministered unto, but to minister." Ako hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Kapagad ka. Gaya ng sinabi ng Presidente Duterte, sabi niya, "Kayo ang aking amo." Si Pinoy naman, "Kayo ang aking amo." Yeah, ang sinabi yata ng Presidente Duterte ay, diba eh, pareho tayo manggagawa. Pareho tayo empleyado ng ating gobyerno. Napakaganda. Maganda pakinggan. Makikita naman natin sa kanilang mga gawa o sa kanilang mga decisions, may katotohanan ba kaya ito mga sinasabi nila? Panahon lamang ang makapagsasabi. Panahon lamang ang makakasagot niyan. Pero sa ngayon, napatunayan na po na sinabi ng Panginoon sa sinabi ng banal na kasulatan, "Ako'y naparito upang maglingkod sa inyo." Ipinanganak nga ang Panginoon. Lumaki. Doon si Anios, nasa templo na. Nakikipagtalo na doon sa mga marunong doon. At yung mga marunong sa templo, umanga sa Panginoon. He was only 12 years old. Time came, time passes. Nasa nagturo siya. Dumating na ang oras para siya ay magpakilala. Sabi niya, "Ako ang anak ng Diyos. Ako ang anak ng tao. Ako ay naparito upang iligtas o upang hanapin at iligtas ang makasalanan." Purihin ng Diyos. May purpose ang pagparito ng Panginoon Kristo.
Ang purpose na yan ay itinakda bago pa lamang maitatag ang mundo. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Even before the foundation of the world was made. Kaya po, may umaga, unang salita natin ay God first. Sapagkat yun po ang sinabi sa banal na kasulatan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tunay po, mga batid. Kung wala pong kasalanan, hindi ho mapaparito ang Panginoon. Ngayon, naparito siya sapagkat may kasalanan. E sino yung makasalanan? Tayo. Tayo. So, tayo po ang pinuntahan ng Panginoon dito sa mundong ito. Nagpakilala ang Panginoon pero ayaw kilalain ng tao ang kanyang purpose na iligtas ang mga makasalanan. Lumalayo ang tao mula sa Panginoon. Gusto ng tao na gumawa ng kanyang sariling paraan. Dalangin ko po ngayong umaga na tayo pasakop sa salita ng Diyos. Dito po sa banal na kasulatan. Dito po, dito. Dito, yan po. Oh, okay, okay. Ayan po. Pasakop tayo sa mga salita sa banal na kasulatan. Pasakop tayo sa aral ng Panginoon dito sa banal na kasulatan. Eh, nakalagay ko, Holy Bible eh. Holy Bible. Intindihin po natin banal na kasulatan. Kaya sa pagtingin pa lang natin ay may kabanalan na ang pagtingin natin. Doon pa lang sa cover, Holy Bible, we better be careful. Our attitude towards this book. Because time will come that this book will judge us. We will be judged according to what is written in this book. Mga nakasulat dito sa banal na kasulatan na hindi natin ginampanan. Nakasulat dito sa banal na kasulatan na ating sinalansang. Mga nakasulat sa banal na kasulatan na ating ginampanan. Lahat po yan. Makikita natin sa judgment seat ni Kristo. At doon naman po sa judgment before the throne of God, iba naman po yun. Ang pinag-uusapan ko natin ngayon ay yung mga gumanap na doon sa sinasabi na seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Sa inyong pagpunta sa inyong mga trabaho o sa ating pagpunta sa ating mga trabaho ngayon at ang iba ay nandoon na naghihintay na ng sasakyan. Ang iba naman po ay talagang busy-busy pa sa bahay sapagkat maraming inaasikaso si nanay bago umalis ng tahanan. Yes, kung minsan ay inaasikaso pa si mister, iniayos pa ang mga damit. Yet, mga kapatid, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Maaaring nga, iniisip nyo, may pagkain pa kaya tayo bukas. May pera pa kaya tayo bukas? May mahiraman pa kaya tayo bukas? O may pambayad kaya tayo bukas? Lahat ng yan ay mga dalahin po natin. Alam po ba nyo na lahat ng problema ng tao ay alam na ng Panginoon. At alam na niya kung sino ang tatawag sa Kanya. Alam na niya kung sino ang lalapit sa Kanya. Yan po ang mahalaga sa buhay natin ngayon. Kailangan po natin ang Panginoon Jesucristo. Kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Kailangan po natin ang manalangin sa Kanya. Ang humingi ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. At ang kinin si Kristo na sarili mong tagapagligtas. At hahayo ka na may kasiyahan sa iyong puso. Praise the Lord! You will know that you are going to heaven according to the Word of God. These are written that you may know that you have eternal life. Yan po ang sinabi ng banal na kasulatan. These are written that you may know that you have eternal life. Yung ayaw maniwala niyan, ginagawa mong sinungaling at Diyos, paalala lang po yun.
Marami sa inyo nangangaral na gumawa ka ng mabuti, tumawag ka sa Diyos, at bandang huli ay maliligtas ka na kung gumawa ka ng mabuti. Pagka ganun pong attitude mo, Christ did not come for you. Because according to the book, Christ came to seek and to save that which was lost. Kaya po, kinilala ko na ako ay makasalanan. Nakilala ko na si Kristo ang aking tagapagligtas. At ang sabi ko, Panginoon, iligtas mo po ako isang makasalanan. And according to the book, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. At ganoon din po, mula nung ako'y 15 anyos hanggang sa ngayon, nahawakan ko po ang Biblia. Nakikinig na po ako sa aral ng Biblia. At yung nagmimemorya ko ng ilang mga talata, Korean and News. The Word of God, Thy Word have I kept in my heart that I might not sin against Thee. Thy Word have I kept in my heart that I might not sin against Thee. Napakaganda po ng mga salita ng banal na kasulatan. Para sa ating sarili. Kung nag-iisa po tayo, yun ang pinakamagandang time, pinakamagandang panahon para lumapit tayo sa Panginoon. Hanggang mamayang gabi, ito po si Mar, nagsasabing, God bless you, real good, tayo po'y manalangin. Panginoon, pagpalain mo po ang iyong mga anak na ngayon ay abalang-abala upang makarating sa kanilang mga trabaho. O Lord, salamat po na binigyan mo na ng mga trabaho ang karamihan. Binuksan mo na ang mga negosyo upang ang mga anak mo ay magkaroon ng hanap buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang mga may-ari ng negosyo at ang mga nagtatrabaho sa mga negosyo. O Lord, ingatan mo po sila. Bigyan mo sila mabuting kalusugan, mabuting pag-iisip. At O Lord, higit sa lahat, God first sa kanilang buhay. Mahabag ka sa amin, Lord. Mahabag ka sa amin, Lord. At ang patawad sa aming mga kasalanan. Ikaw ang aming Diyos, ngayon at magpakailanman. Pagpalaay mo po kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat na ito'y aming dinadalangin. Amen. God bless you real good. Ito po si Mar. Marares nagsasabing, ani na ako, ako na kamo. Dini nga kay that one, and God bless you real good. God bless you.